Hello guys! Mahilig ka din bang mag-travel, especially outside the country? Kasi ako, I love to. Because it is my stress reliever and I have a reason. Before kasi, I'm planning to apply US tourist visa and nag-search ako kung ano ba yung mga possible questions for the interview. And I found out that one of the questions is, have you been traveled outside the country for the last 5 years? So traveling is my preparation for the application. And last July 2019, I applied and sad to say, I was denied. But I'm still planning to apply and make a separate video for that topic. So, on this video, I will going to give you a tips on how to travel without spending too much. First, you need to know kung ano ba yung country na pupuntahan mo. If it's visa, free, or with visa. If with visa, secure it first. Then the second one, book a flight. So you can use the Traveloka or Skyscanner na site. Kasi ako before, Traveloka, na-try ko siya ng twice and okay naman siya. And kapag gusto mo ng mga cheap flight or cheap ticket, usually nagsisale ang mga airlines 12 midnight. Yun nga lang, yung flight nila ay late na rin. Mga 11 yung departure dito, then ang arrival mo doon mga 1 or 2 a.m. Ako kasi, as a solo backpacker before, I stayed on the airport kasi may area doon na para sa mga travelers. So, basta may dala ka lang na kumot at unan, pwede ka doon. Pero yung place na yun ha, hindi siya katulad ng hotel. So, isang upuan lang siya na pwede ka doon matulog. Then, kinabukasan, pwede ka nang mag-check-in sa hostel. Then the third one is book a hostel or a hotel. Ano ba yung pagkakaiba ng hostel sa hotel? Ang hostel kasi is a dormitory type. While ang hotel, alam mo naman na yung hotel ay talagang solo mo yung place, yung area. So, as a solo backpacker, I choose hostel. Kasi nga, mag-isa lang ako and mag-spend lang naman ako ng iilang oras kasi nga, I will going to explore the place. So, yung pagbubook ko noon, ang ginamit kong application is Agoda. And mayroon pa namang mga ibang site na pwede mong mabukan ng mga ng hostel or hotel. So, sa hostel, guys, ay mayroong mixed dormitory, then mayroong 4 girls and mayroong 4 boys. So, yung hostel, mayroon ako before na napuntahan na hostel na yung CR ay nasa loob na ng room. Yung iba naman ay nasa labas ng room. So, okay din naman po ang hostel. Okay naman siya. And talaga makakatipid ka kasi nga share kayo sa area. Unlike sa hotel na solong-solo mo talaga, yung iyo ang area. Then, the fourth one is make your own itinerary. So, i-search mo yung place na pupuntahan mo or yung country na pupuntahan mo. Kung ano ba yung mga tourist spot at kung paano ba pumunta doon. Ako, pag nito-travel ako, I usually use train. Oo, kasi nga sa bus, di ba may mga stop-stop. So, feeling ko maliligaw ako kasi kapag naka... Kumbaga, kapag hindi ka attentive or talagang hindi mo na-check yung area kung nasaan ka na, eh talagang maliligaw ka. So, kaya tren yung lagi kong hinahanap kapag ako ay nag-travel. And for me, accessible siya. Mas madali ko mahahanap yung area kapag train. And, ayun. Then, o kaya naman, magtanong ka sa mga kaibigan mo na nakapunta na doon sa area yun or sa country yun. Magtanong ka sa kanya kung mayroon ba siyang itinerary, pwede mo naman ding hiramin or gamitin yung itinerary niya. Then, o kaya mayroon siyang maire-refer na friend na
pwedeng mag-guide sa'yo sa bansang yon ng walang fees. Ayan. Additional tips, dapat meron kang wifi kasi may mga countries na hindi sila fluent sa English or nahihirapan silang mag-English, makipag-communicate through English language. So, kailangan mo ng wifi. Bakit wifi? Para hindi ka na rin mahirapan na makipag-communicate sa kanila. Pero ako, mas prefer ko yung naliligaw-ligaw ako, yung nagtatanong ako, mas prefer ko yon. Kasi gusto kong makipag-interact sa ibang bansa. I mean, sa ibang nationality. Gusto ko silang makausap, gusto ko marinig yung boses nila, kung paano ba sila makipag-usap. Yun yung gusto ko pag nagta-travel ako. Kaya hindi talaga ako usually nagbumibili ng SIM or nag-rent ng packet wifi. Ang talagang naparent lang ako ng nakabili lang ako ng SIM is nung nag-Vietnam ako. Kasi nga sinasabi nila na maraming bad guys, which is hindi naman natin, hindi ko nila lahat ha. Lahat naman ng bansa may mga bad guys. So, yun, sinabi nila sa akin at yun nga, mahihirapan ka talaga. Mismong yung friend ko rin na Vietnamese ang nagsabi sa akin na bumili ka ng SIM. You need to buy SIM. Kasi ayoko talagang bibili. Kaya lang sabi niya, you need to buy SIM. Kasi nga, baka maloko ako and which is totoo nga. Pero nilakasan ko lang yung loob ko nung sa airport pa lang, ang daming tao, then yung sa mga taxi. So, nilakasan ko yung loob ko kung paano ko i-communicate si Manong driver. Ayun, pero bumili din ako ng SIM kasi mismong sa airport pa lang, hindi, ano siya ha, siyempre you're expecting kapag bata eh, kumbaga kahit papano, eh, maiintindihan kang mag-English. Pero hindi ako nagda-down, ha? It's based on my experience lang, ha? So, yun, sa airport pa lang, medyo hindi kami nagkakaintindihan sa pagbili ko pa lang ng SIM. Pero buti na lang, I'm thankful doon sa stewardess na nakakita sa akin. Then, in-explain niya, or kami yung nag-usap na dalawa, then in-explain niya doon sa binibilhan ko. At least, thank you sa kanya, nagkaliwanagan kami. And ayun na nga, then nagamit yung SIM, then nakapag-usap ako sa driver. Kasi ang ginagawa ko, tina-translate ko lang sa English at pinapakita ko sa kanya. Kasi translation, English then Vietnamese. So, naiintindihan niya. Kaya yan ang isang dapat nyo rin tandaan na meron kayong internet kapag kayo nag-travel abroad. And don't forget the rubber shoes, guys. Kasi kapag nasa ibang bansa ka, talagang lakad. More on walking. Kasi yan ang exercise nila. Kaya dapat huwag mong kakalimutan ang rubber shoes para hindi ka tiis ganda. Ayan! At guys, yan yung mga tips na maibibigay ko sa inyo. At kung mayroon man kayong mga questions, just comment below and I will answer it. And guys, so welcome on board. And have a safe flight. Bye.